Hello, what's up mga ka-gadget? It's me again kay Gadget Clinic at ngayon ay gagawa tayo ng isang tutorial about sa A5S Oppo. Tatanggalin natin yung password using ng crack software o ito yung tinatawag nating free software, no, mga ka-gadget. At ang kailangan lang natin dito is computer or laptop. And make sure na naka-install ang inyong USB driver kung ang chipset nito ay MTK, Spreadtrum, Qualcomm o anuman yan, dapat naka-install. So, pinatay ko yung unit para na sa ganon is ma-detect ng ating software. So, hold nyo lang yung volume up and volume down. Then, salpak nyo yung USB. Then, antay matapos yung running ng software na yan. And then, pag naita nyo yung formatting okay, data okay, it means okay na po yung software nyo. Okay na yung program nyo, no? Pwede nyo na siyang bunutin at buhayin ang unit, mga ka-gadget. So, ang ano ko lang dito is take your own risk sa mga gagamit ng software na ito. At makikita nyo naman, marami pong support na unit dyan. No? Pwede nyo mapakinabangan. Dahil wala pa sa MRT ngayon at talaga namang sarado na yata. So, ito yung pinaka-alternative na pwede nating magamit sa ngayon. Mga susubok nito, no, mga ka-gadget, make sure na yung battery nyo okay and yung USB port nya is detected sa computer para hindi kayo mahirapan, no, mapadetect. And make sure na naka-install din yung driver gaya nga na sinabi ko kanina. Kasi kung hindi naka-install yung driver, hindi yan madedetect at hindi magra-run yung program na yan. So, yun lang po yung masasabi ko. So, wait natin. Nag-reboot yung unit. Antayin natin siyang mag-okay. Then dyan, para ma-bypass natin yung FRP o tinatawag natin Google account, just dial 813. Ayan. Asterisk number sign 813, I mean. So, click nyo lang yung setup, then papasok kayo. Para hindi na natin siya i-factory reset, punta. Kaya natin na makapasok. Para hindi nyo na siya uli i-factory reset, ang gagawin nyo dyan, mga ka-gadget, is punta kayo sa settings. Yan. And then, punta kayo sa about. Click nyo ng 7 times yung build number. And then punta kayo sa advanced settings. Then on nyo yung OEM unlock, then restart nyo na para ma-check nyo kung okay na. Yeah, restart nyo na yan. Yon, makikita nyo nag-restart yung unit, mga ka-gadget. At yan, finished product, antay na lang natin, ano, kung ito ba ay makatarungan. Hindi, joke lang. So yon, makikita natin. So yon, mga ka-gadget, kung kayo bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated. At dahil na-remove na natin ang password at okay na unit, thumbs up na tayo, mga ka-gadget.